Sai, gumising na kayo dyan. Oras na, 5 na. Uy, Kempoy. Uy, dyan, gumising na kayo. Pasok kayo na eskwelahan. Ako nga pala si Isay. Ako ang panganay sa 7 magkakapatid. Masasabi kong mahirap lamang kami. Wala kaming magarang bahay at kotse. Sa araw-araw, kailangan kong gumising ng maaga upang makahanap ng aming makakain. Si Kempoy ang pangatlo sa aming magkakapatid at si John ay nasa 5 baitang pa lamang. Kahit na mahirap makapag-aral, kahit na walang baon ay papasok pa din makapagtapos man lang ng high school. Ako naman ito, huminto sa pag-aaral upang makatulong sa pamilya. Boy. Kumisara 'to.
Hold back to, huwag kang gagalaw. Kunin mo, kuya. Kunin mo na lahat. Ujan, sa'yo na ito lahat ng pera. Uy, salamat, pre. Bakit sa kanya ng pera? Examen mo doon ah. Iyaan mo na para sa pagpapangamot ang nanay niya yan. Dami may mareklamo. Mas kailangan niya kasi yung pera, saka sa atin naman lahat ito ng alakas eh. Oo na ako, napentlongan niyo eh. Nay, mahina po kayo. Dadaling ko po kayo sa ospital. Nak, wala naman tayong pang-hospital. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. May pera po ako pang-hospital niyo. May pang-check-up na po kayo. Saan galing naman yan, Nay? Trabaho po ako, Nay. Anong trabaho mo? Basta, Nay, nagtrabaho po ako. Alam ko dyan, nagsisinungaling ka. Sabi ka na totoo. Trabaho nga po kasi, Nay. Alam kong mahirap tayo. Halos wala tayong makain, pero gumagawa ko ng paraan para makaraos tayo sa buhay nito. Sabi po, Nay. Gusto ko lang naman po kayo mapagaling eh. Sandali lang, mahalaga lang po, may ibabalik lang po. Wala nga akong load. Okay, sandali lang. Sige, pupuntahan kita.
Salamat. Salamat po. Napakalaking tulong na po yun. Salamat po. Ikaw na po ba yun, si Mrs. Montepalco? Yes, ako. Babalik mo lang po yun. Galit, nakita ko po kasi tas nakapangalan kay Sir Lynn Montepalco. Oo, asawa ko siya. Salamat. Okay ka na ba? Hindi ako niya po. Mamamasura pa po. Sige na mo na lang yan. Tay, ayos na po ba ito? Dito ko na lang nilagay ng gana natin dati. Tay, gising mo po si ate. Tapos na pasarap yung tulog, hindi na lang ako sa trabaho. Ati Isay! Ati Isay! Isay! Uy! Ati Isay! Ati Isay! Uy! Ati Isay! Tay! Tulong Tay! 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 Si Isay! Yung gusto ko ato! Nagbili mo! Ganyan! Sa'yo! Tulong Tay! Ati Isay! Ati Isay! Hindi na ako pwede at kailangan yung bulong magbayad. Sir, hindi ko na po pwede. Kailangan hindi kailangan bulong magbayad. Mamatay na yung ating ko, pero ba nila ako po niyo? Sorry sir, sumusunod na po kami sa pwede. Hindi, ito naman o. Pero sir, kung kailangan po namin na bumutin yung ating ko. Hello, punta na ako siya. Dok! Dali na, ang pinihintay nyo. Pero sir, wala pa nga sa mga bahay. Ako nabahala, sige na. Yes, kami. Oh, gising ka na pala, Isay. Doktor po pala kayo? Oh. Maraming salamat po sa pagtulong at pagligtas niya sa buhay ko. Wala yun, Isay. Hindi mo dapat ginawa ang ganung bagay. Napakabait mong tao. Ba't mo ba nagawa yun? Simula po kasi nang mamatay yung ina ko. Ako na yung nagtaguyin sa buong pamilya. Nahihirapan na ako at napabagot. At ayun lang yung tanging paraan na alam ko para hindi ko maramdaman yung paghihirap at bagay. Ano mangyari, hindi mo dapat ginawa ang ganung bagay. Hindi sagot ang pagpapakamatay para na sabihin na babagod ka. Magpahinga ka ulit. Magkano, tumayo at simula ulit. Sige po, hindi na lang po ulit yun. Gusto mo, sa amin nga din magtrabaho ng asawa ko. Sakto nag-aarap kami ng isang bahay. Talaga po? Oo naman. Maraming salamat po! Sa unang, bibigyan ko unang pera para sa maliit na negosyo niya. At huwag kang mag-alala, hindi ko naman yun iaano sa unang sakto. Naku po, sabra-sabra na po yung tulong na binibigay niyo sa akin. Maraming salamat po tayo. Maliit, wala yung maliit na bagay yung para sa ginawa mo. Nay, kamusta ka na po dyan? Siguro masaya ka na kasi alam mo maayos na yung buhay namin. Nakakain na kami ng tatlong beses sa isang araw. At di na rin kami nahihirapan sa araw-araw. Tulad ng pangarap mo sa ating lahat. May negosyo na po tayo kahit maliit lang. May nag-aaral na din po ako. Nay, huwag po ay mag-alala. Tumutulong po ako sa gawaing bahay. Nay, pasensya na po. Hindi ko na po ulitin yung nagawa ko noon. Nay, nakabili na po ng bagong bag sa Ate Isay.